Maraming salamat sa iyo may tapag-tanggap sa amin, Katalina. Ang aking ina ay may mga bisita ngayon. Kawang likas na kasi sa amin ang pagkakaroon ng pigingan kahit na wala namang mahalagang okasyon. Anak, halika. Tulungan mo ako paghanda ang mga panak. Masusunod po, ina. Pagtanggol ang sarili. Pangaral sa amin na anuman ang ibigay sa iyo ay gantihan mo ng kabutihan. Natatapakan man ang aming pagkababae ngayon tulad ni ina. Hindi ito dapat maging dahilan upang ako ay maging salbahe. Bakit? Gusto ko lang naman kayo lugar ah. Kayong mga babae. Ay mahihina kumpara sa mga lalaki? Yan ba ang gusto mo sabihin? Nakasawa na kasi pakinggan. Kung tatuhin niyo kami, parang hindi kayo makamove on sa naunang panahon. Like, hello, 2022 na po kaya. Anong pinagsasabi mong babae ka? Wala yun sa panahon. Ang usapan niya kami angat dito at sunod-sunuran lang kayo. Hindi kami nagat pinapisikalan. Pero hindi porke babae kami, hayaan namin kayo ganyan-ganyanin kami. Ilang beses na kaming inusot at inabuso. Alam niyo naman na maaari kayo mademanda pag lumabag kayo sa RA Act number 9262 that to protect women and their rights. Hoy, tiyatakot mo ba ako? Pwes hindi yun gagana. Mr. Peter! Totoo nga ang binukuli mo ang kapwa mong estudyante? Oo, oh, ma'am, di po yung totoo. Nagtitinungan lang po siya. To the principal's office now! Mula pa noong sinaunang panahon, nakatatak na sa Filipina ang pairalin ang mga kagandahang asal. Kabutihan. Ito ang nasa isipan kahit maaabuso na. Kagandahang asal. Isinasagot nila sa kasamaang pinapataw ng sosyedad noon. Sa kabila nito, nakayanan ng mga Filipina na maging matatag. Dumaan sa mga panahong puno ng pagsubok, ngunit heto't ngayon, unti-unti nang nakakamit ang nararapat na pagtrato. Dumaan sa mga panahong puno ng pang-aabuso, ngunit heto't ngayon, nananatiling napapangalagaan ang kabutihang pag-uugali. Pagkakaroon ng respeto, paggalang sa isa't isa, pagmamahal sa kapwa at marami pang iba.